So, good day mga parikoy. Welcome back ulit dito sa ating channel. So, ang pag-uusapan natin po mga parikoy ay paano nga ba ang pag-pairing, no? Sa pag-pairing mga parikoy, meron po tayong mga tools na kailangan gamitin para dun. So, ang pag-pairing, karamihan na sa ginagamit natin to ay pag nagpapalit tayo ng pipe o nag-i-install tayo ng aircon, no? Lalo na pag nag-reprocess ng aircon, no? So, may iba't ibang size po ng pipe na pinipairing natin, depende sa unit, depende sa aircon, no? Split type, window type, nagpipairing din tayo mga parikoy, no? So ngayon, ang mga tools pala na ginagamit natin ay meron tayong ditong grip tie, ayan, grip tie, ayan. Then meron tayong copper cutter pipe, ayan. Then meron tayong pairing tools, ayan. So yung pang pairing natin, yung pang expand ng ating pipe, pang expand siya. So ito palang video natin ay para din sa mga baguhan na gusto matuto at wala pang idea kung paano ang ano ang mga basic na dapat gagawin, no? So ito ay basic lang mga parikoy na may makatulong to sa iyo. Pa-subscribe na lang diyan kung bago ka pa lang sa ating channel. So ngayon mga parikoy, meron tayong mga sample dito na hindi dapat natin gawin sa pag-preparing. So, meron tayong 1 port then yung 3/8. Ayan. So, then kung mapapansin nyo yung bawat dulo niya, ayan, yung pagka-expand niya ay sobrang laki po. Sobrang-sobra siya. Hindi po siya tama. Then meron po siyang mga basag. So, iwasan po natin yung pagkabasag niya kasi magkakaroon po yan ng leak, no? Magkaka-leak yan dun sa ano natin, sa aircon. So, mauubos lang yung preyo natin. Sayang naman, mahal din yung preyo natin, no? May kamahalan yung refrigerant. So ngayon, pasok natin to sa ating copper nut. Ayan. So saktong-sakto naman siya, mga parikoy. Ayan, saktong-sakto. Yun nga lang, magkakaroon siya ng leak kasi nga meron siyang basag. So iwasan natin 'yan kasi magkakaroon tayo ng aberya o pagkakasira ng ating pangalan dito sa customer. No? Then dito naman sa ating 1/4, pasok natin to. So yun, hindi siya kasya. Sumobra. Sumobra siya. Papasok siya pero kailangan mo pang ikutin. So sobrang higpit. So, hindi makapaglaro yung pipe natin. Ayan. Hindi natin siya maigalaw. Kailangan maigalaw natin para masentro natin dun sa paglagyan natin ng pipe na to. Yung expand niya dun sa pinaka bulb ng ating aircon. Patuloy nito. Sample tayo. So itong sample natin mga parikoy, ayan. So ito yung isa kanina, ayan. Yung may mga basag. So lagyan natin siya diyan. So saktong-sakto siya, tumang-tugma siya diyan dito sa pinakahuli na to. Ayan, so ito po ay low side. So ito po ay high side, yung maliit. Ayan. So saktong-sakto siya diyan. Pero yun nga lang. So ganito kasi nangyari sa akin nung nakaraan. Ayan, saktong-sakto siya pero hindi ko naman ayan na may basag pala kaya kung siya nakaroon ng leak, no? So tayo tigpitan natin, sisinga at sisinga pa rin yan kasi meron nga siyang basag, no? So kailangan din natin i-check yan, baka kargahan pa rin natin then tigpitan lang natin at hindi natin napansin yung pinaka pipe niya, yung pagka-pairing dun sa loob, tatapon na tatapon pa rin yung ano natin, refrigerant na ikinarga, magkakaroon pa rin ng leak, no? Sayang lang. So kailangan sure natin na tama yung pagka-pairing natin. Ayan. So kailangan iwasan natin 'yan. Ito nga din yung isa mga parikoy. So ito yung isa. Ayan, so ito naman yung isa. Ano nga bang kinaibahan nila? So ito yung isa. Ayan. So sobra naman siya. Sumobra na siya. Ayan. Then ito naman yung isa. Ayan, yung isang sample natin. Ayan, wala pong basag 'yan. Ayan. Walang basag. So good. Ayos yung pagka-pairing. So ngayon, ilagay natin siya dyan. Ayan. So saktong-sakto lang po siya dito mga parikoy. Ayan, saktong-sakto lang siya. Then may isa pa tayong sample ito. Ayan. Saktong-sakto. So maganda po siya yung pagka-pairing niya. Kailangan walang basag. Ayan. Ayos. Ayan. So
pag kinigpitan man natin yan, hindi niyang gagalaw yung pipe na yan. Then, gagawa na tayo ngayon ng sample, mga parikoy. So, ito yung sample ng ano natin, mga parikoy, yung 1/4. Ayan, saktong-sakto. Yun nga lang, dito, mga parikoy, sa sample natin na to ay meron po siyang mga basag. No? Ibasag po siya. Ayan. So, tamang-tama lang siya dun sa loob, pero dami po siyang basag sa gilid. Ayan. Dami po siyang basag. So, ngayon, gagawa tayo niyan para ayos yung bearing natin. So ayan, gagawa na tayo ng sample natin sa tamang pag-flaring. So ngayon, puputulin natin to gamit itong cutter natin. Ayan. So gamit ng cutter natin, puputulin natin itong flaring na to, yung sample natin. Ayan, para makagawa tayo ng tamang pag-flaring. Ayan. So dito naman sa pag-cut ng pipe na to, kailangan pag-ikot nyo, tiyuntin nyo itong ikotin din. Sabay ikot, ikot ulit. Ayan. Hanggang maputol yung pipe. O, ganyan lang pagputol. Ikot nyo ulit to. Ayan. Ayan. Ikot. Ikot ulit. So, ayan. Putol na siya. Then, check nyo yung bilog ng pipe nyo kung mayupi. Ayan. Lagi nyo pong i-check nyan. Then, gamit tayo ng long nose para matanggal natin yung sobrang tulis ng pipe natin sa loob. Ayan. O, tamang-tama lang yung ikot. Huwag yung sobrang diin. Ayan. Then, kapag kayo ay naglagay na ng ano, ng pipe sa aircon nyo, kailangan nasa loob na ito palagi. Pasok na ito palagi para hindi nyo makalimutan. Ayan. Kasi mahirap na po maglagay ng ganito kapag na-pairing nyo na. Hindi na po siya papasok. Kailangan na una to. Itong ating flare nut, no? Then lagay na natin tong ating grip tie dito sa ating size na 3/8. Ayan, dito sa 3/8 natin, huwag muna natin higpitan, tamaan lang para ma-adjust natin yung ano natin, pipe. So, kailangan nasa 1 mm lang yung nakalabas na pipe natin. Ayan. So, mga 1 mm. Then, kailangan itong expand nya. Pumantay lang dyan yung pagka-expand ng ating pipe. Ayan. Then, saka na natin higpitan. Ayan. Higpitan nyo na. Ganyan lang. Then yung ating flaring, adjust natin. Then itong pang expand nya ay tutugman natin sa gitna ng pipe. Ayan. Then urong natin adjust. So kailangan ganyan yung paghawak. Then unti-unti yung iikutin, mga parikoy. Ayan. Unti-unti yung iikutin. Ayan. Okay. Then dandahan lang yung ikot, pahigpit. Ayan. Ayan siya. Dandahan lang. Lalay lang. Ayan. Okay. Lalay lang, mga parikoy. Hanggang sa humigpit ng humigpit siya. Ayan, ikot pa. Ikot pa natin. Mas malambot pa. So, maramdaman nyo na hindi na siya maikot. Pwede nyo na siyang tanggalin. Ayan. So, pwede na. So, malalaman natin kung ano na yung nangyari. Ayan. So, malalaman nyo yan dito. Wala nang bumabangga. Ayan. Pantay na pantay. Ayan. So, pantay na pantay siya, mga parikoy. Ganyan lang yung tamang pag-flaring, mga parikoy. Ayan. Ayan, wala pong basag. Ayan. Sa tulad nito, meron pong basag yan. Ayan. Ayan, ang kinaibahan nila. No? So ngayon, tugman natin siya dun sa bulb ng ating aircon. So ayan, yung sample natin. Ano nga, parikoy? Ayan. So ayan. Ayan, so tamang-tama lang siya, mga parikoy. Ayan. So dito,
saktong sakto lang, ayan. Pantay na pantay, kahit ikutin mo siya. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, pantay po yung pagka-playering niya. No? Dito tayo. Isa. Isang sample natin. Ayan. Ayan. So, pantay na pantay din tong isa. Yun nga lang. Nangyari nga siya. Ay basag yung gilid. So, ito. Ayan. Pinakaloob niya. Oh, nakapaglaro pa yung ating pipe. Oh. Ayan. Ayan siya. Siya tulad nito. Ayan. So, ayan mga parikoy. Doon naman tayo sa one port. Dito tayo sa one port. Gawa tayo. So, ito yung one port natin mga parikoy. So, tuloy natin to. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Putuloy natin siya ng ating cutter. Cutter pipe. Ikot. Tapos, dandahan yung higpit. Higpitan. So yun, naputol na natin mga parikoy. So ngayon lagyan na natin to sa ating fit tie. Ayan. Dito ilagyan na natin sa size ng 3-port. Ay 1-port. 3-port tuloy. Ayan. Okay, adjust natin to. Then adjust natin to. Mga 1 mili. Ayan. Ayan po. Ayan sya. Then tignan na natin siya. Ayan. Ayan, check nyo po. Ayan. Then, higpit natin to ng toler dito. Ayan. Then, lagay na natin to para mag-expand siya. Shoot natin dun sa pinakabutas. Ayan. Adjust natin to. So, yun mga parikoy. Unti-unti natin siyang iikot. Ganyan. So, pwede nyo siya ilagay sa tuhod nyo para kapiyar sa akin ng maayos. Ayan. Ayan, dahan-dahan lang yung ikot. Ayan, huwag nyo pong biglain para hindi siya mabasag. Ayan. Ayan. Okay. Ganyan lang, dahan-dahan lang, alalay. Ayan. Alalayan nyo lang siya. Then, hanggang humigpit na siya sa kanyo tigilan ng pagpihit. Ayan. Okay. Pwede na yan. Kailangan walang basag yan. Para perfect. Kailangan wala kayong makapana dito. Pantay lang dyan sa pinaka-expand nya. Ayan, pantay lang. Then, luwagan na natin to. Alright. Okay. Alright. So, ito na siya mga parikoy. Ayan. Ayan na siya. So, ayos. Then, pumunta tayo dun sa aircon natin. So, ayan yung aircon natin. Then, lagyan natin ito ng nut. Ayan. Dito tayo sa high side. Ayan. Dito natin konti. Ayan siya. Ayan. So, saktong-sakto mga parikoy. Ayan. So, saan yung isang sample natin? Ayan. So, ayan po. So, malaki yung isa. Ito, malaki to. Then, may mga basag pa. Ayan. Then, yung isa, walang basag to. Ito. Then, ito. Malaki din, maraming basag. So, kailangan may iwasan yung pagkabasag ng ating pipe para magka-iwas tayo ng pagkalik. No? Yun lang yung importante dyan sa ating aircon. Maiwasan ang pagkalik. Ayan. Galing. Ganda tingnan. Ayan yung isa. Sabihin natin.
Ayan, yung dalawa nating sample na nakakabit, mga parikoy. So, ayan. So, ang ganda. So, ngayon, pagtugmain natin yung dalawa nating sample. Ang gaano ka-quality. So, ito na yung dalawa nating sample, mga parikoy. Yung ginawa natin. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, i-compare natin yung dalawa kanina. Okay. So ayan. Ayan na po siya. Ayan. So good mga parikoy. So okay yung gawa natin ngayon. Isa dun sa sample natin na may basag din sobra-sobra sa pag-flaring, no? So kailangan pumantay lang dun kanina, mga 1 cm. Kailangan pagkatapos yung paghigpit nun, kapain nyo yung dito kung walang sumobra. Kailangan pantay lang dito. No? Tulad yun na sa sinabi ko. Okay? So, naway may natutunan na naman kayo mga parikoy. So, ganun lang po ang isang idea para ma-perfect mo yung pag-flaring ng ating copper. No? Copper ng ating aircon. Ayan. So, kailangan nakapaglaro yung ating nut. Ayan. Paglaro siya. Ayan. So, okay. Maraming salamat sa inyo mga parikoy sa pagsubaybay ng video to. So, naway may natutunan na naman kayo ngayon. So, huwag pala kalimutan yung bell button dyan para updated ka sa next nating video. No? So, maraming salamat mga parikoy. And God bless. Thank you po.